bounds. Ang hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Hello guys! Welcome back po sa ating channel. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-click subscribe at huwag kalimutang i-turn on notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. So what's up guys, welcome back po sa ating channel. For today's video, nandito na tayo sa tips number 2. So makikita niyo sa ating screen, meron na tayong tips number 1. So proceed tayo sa ating tips number 2, no? Kung paano natin pataasin ang ating YouTube revenue kahit mababa lang ang views at kahit hindi tayo gaanong sikat, ay meron pa rin tayong revenue. So sa tips number 1 natin is napag-usapan natin yung RPM at saka yung playback based CPM at saka yung estimated revenue natin. So ang tips number 2 naman natin ay monetization type ads. So dito naman tayo sa monetization. So yung type of ads na i-own natin ay skippable video ads lamang. So yung sponsor cards, overlay ads, non-skippable video ads ay hindi po natin yan gagalawin. So kailangan naka-uncheck po yung tatlo na yan. So tandaan lang po, no, yung i-own lang po natin is yung skippable video ads. Dahil ang skippable video ads ay mas malaki po yung revenue na mabibigay niya compared sa ibang ads dito, yung tatlo. Except sa display ads, dahil laging may display ads naman yung mga YouTube video natin. Compare dito sa tatlo is pwede nating i-off. So, skippable video ads lang po yung i-on natin. So, yun po yung tips number 2 natin. So, pupunta tayo sa ating unang video, no, na video natin sa tips number 1. Ito sa unboxing. So, titingnan natin, no. So, meron tayong 223 views. Then click natin yung revenue. So meron po tayong yung estimated revenue natin is naka $30.02 tayo. So yung ad types natin is naka, ayan, so makikita natin skippable video ads. So click natin yung October only, ayan. So 100% po yung skippable video ads natin. So wala pong ibang ads na nakalagay dito sa ating YouTube ad revenue kundi skippable video ads lamang. So again po, no, pindutin natin yung lapis sa taas and then yung may dollar sign na naka-on. Ayan, so skippable video ads. So kapag 8 minutes pataas, so kailangan yung mid-roll natin is naka-on po yan. So para po ma-on natin, so pupunta po tayo sa ating Chrome. And then, punta tayo sa studio.youtube.com and then continue to studio. So, ang gagawin natin dito is i-on po natin yung mid-roll natin. So, 8 minutes pataas lang po yung kaya nating lagyan ng mid-roll ads. So, ayan po. And then, i-click po natin. Ayan, din yung dollar sign. Then, mapupunta tayo sa video monetization. Ayan. So, nandito po. I-zoom in natin, ayan. Then i-click natin yung during video mid-roll. Click po natin yung manage mid-rolls. So, ayan. Then zoom out natin, no. Zoom out para makita natin. So, ayan. So, makikita natin ito, itong gumagalaw, yung parang may linya. Ayan yung may linya. So, gagalawin lang natin yan. So, kayo na po bahala kung saan nyo gusto ilagay. So, sa akin, every 2 minutes, ayan. Every 2 minutes, nilalagay ko. So, pag nilagay natin yan, ayan. So, i-click lang po natin yung ad break ito. I-click lang po yan. Ad break, ayan. Ayan. Then, click natin yung ad break. So,
malalagay na po yung ads natin kung saan natin gusto. And then after that, i-click natin yung continue. So sa akin is naka-edit na po yan. So i-discard lang po natin yan. So ganun po kung paano natin lagyan yung ads, yung video natin. Kapag, take note po no, kapag 8 minutes pataas lamang, pwede natin lagyan ng mid-roll ads yung video natin kapag 8 minutes pataas. So pag below 8 minutes ay hindi po natin kayang lagyan ng mid-roll ads. So yun po yung tips number 2 natin. So pupunta tayo sa YouTube app and then i-click po natin yung ayan, so kunwari ito. So yung skippable video ads na sinasabi natin is ayan. So yun po ang skippable video ads natin, yung may skip ad sa gilid. Ayan, yan po ang skippable video ads. Ayan, so skippable video ads pa rin yan, yung may number. Look professional with GoDaddy. Let's say there are 2 new emails in your inbox. One from a legit looking business. And then skippable video ad pa rin to sa ad to. So ito po yung skippable video ads natin. And one from whatever this is. Customers only open emails they can trust. Get a domain with a matching professional email so your business actually looks like a business. Earn your customers' trust at GoDaddy.com. So, yun po ang hitsura ng ating skippable video ads. So, abangan nyo po ang susunod natin na tips about sa ating YouTube revenue. So, abangan nyo po yung tips number 3 natin. So, para lagi kayong updated, kailangan nakasubscribe po tayo sa ating YouTube channel. At huwag kalimutan po na i-turn on po yung notification bell para laging updated sa ating susunod na tips and tricks sa YouTube revenue.